Hey guys! Welcome to my channel. Para sa mga dog lovers, bibigyan ko kayo ng tips kung paano kayo naalagaan ng aking mga aso. At syempre kung paano na rin ako nakakatipid kasi dalawa nga sila, so medyo magastos. Papakilala ko muna sa inyo. So meron akong dalawang aso. Pinakauna kong naging aso, ito si Fluffy. So si Fluffy ay isang Shih Tzu Poodle na 7 years old na siya. Nakuha namin siya July 2012. Binigay lang sa amin si Fluffy ng friend ko. Tapos yung breed niya, half Shih Tzu, half Poodle siya. At dahil nga 7 years old na si Fluffy, medyo madami na kaming napagdaanan. So mamaya ikikwento ko sa inyo kung paano ko siya trainin, kung paano ko siya inalagaan, at yung mga naging sakit niya para kung sakaling ganun din yung aso niyo, malaman niyo kung ano ba yung dapat gawin. Ito namang isa si Low, Keep Your Shih Tzu siya. More than 1 year old pa lang siya. Nakuha namin siya January 2018. Nabili lang si Loki ng mami ko sa Facebook. So sa Facebook mayroon mga Facebook groups, yung mga dog lovers at saka yung mga breeders ng aso. So 5,000 pesos yung pagbili sa kanya. Pero kung gusto nyong bumili ng mga aso sa Facebook, sa online tapos walang papers, ingat din kayo kasi sunerte kami na pure breed yung nakuha namin. Pero minsan meron din mga scammers sa Facebook yung nagbabenta ng pure daw pero hindi naman. So ingat-ingat din kayo kapag makipag-meet up kayo sa seller. Kailangan meron kayong kasama ng breeder or marunong tumingin ng aso para hindi kayo ma-scam. So yun na, napakilala ko na sa inyo ang aking dalawang aso. Ngayon naman, bibigyan ko ng tips kung paano ko inaalagaan ang dalawang aso na si Loki at si Fluffy. Sa pagkain, ang pinapakain ko ngayon kay Fluffy at kay Loki ay itong Vitality Classic. Nabili ko to sa Pet Express ng 180 pesos per pack. So kada isang pack, isang kilo na yon. Dati kasi itong si Fluffy, simula nung bata pa siya hanggang bago siya nagkasakit, sobrang hirap niyang pakainin. Siya yung tipo lang kahit na manok na liver na kahit plain, pag wala siyang gana, hindi niya talaga kinakain. Mas mahal to kumpara sa mga ibang dog food na nabibili per kilo or per pack. Pero nung pinumpit ko, parang mas makakatipid pa ako. Kasi nga, si Fluffy dati sobrang hirap pakainin. So, bumibili pa ako ng isang kilo na chicken breast or yung chicken liver. Tapos ginagawa ko, binuboil ko, hinahaluan ko pa ng carrots, patatas. Simula nung Vitality na yung pinapakain ko kay La Fluffy tsaka kay Loki, napansin ko na una, mas nakakatipid kasi hindi ko na kailangan pang magpakulo ng manok tsaka ng liver. So ang ginagawa ko dito, plain na lang. So siya na mismo, kinakain na nila. Nahihirapan si Fluffy kasi medyo matanda na rin siya. So ang ginagawa ko, hinahaluan ko ng konting tubig. Ayan. Tapos, para lang medyo mag-moist lang siya na hindi lang siya sobrang lutong. At meron lang isang pwesto sa bahay para alam na nila yun, kabisado na nila na doon sila kakain. So, dito sa bahay, dito ko pinapakain si Fluffy sa may pinto. Dati nung maselan pa kumain si Fluffy, kahit na purong manok, purong liver, sa kainan niya palaging may naiiwan. Kaya ang ginawa ko nun, isang kainan lang sila, so si Fluffy muna yung kakain. Kapag meron siyang maiwan nun, usually kasi kapraso lang kinakain niya, tapos madaming naiiwan. So, dinagdagan ko ng pagkain, tapos yun naman yung pagkain ni Loki. So, ngayon, nakasanayan na ganun pa din kahit naman wala nang halo yung pagkain. So, si Fluffy muna yung kakain, kaya si Loki naghihintay lang siya. Pero ito, nauubos naman to ni Fluffy. So, kapag naubos niya na, same plate sila, tadagdagan ko siya ng panibagong scoop. So, yun naman yung kakainin ni Loki. Si Fluffy, sobrang linis kumain. Si Loki naman, palaging merong mga crumbs sa gilid. Ayan. Kinakagat niya. Hindi ko alam kung tama to or mali. Pasensya na sa mga experts sa animals. Pero kapag maliit pa, kapag tuta pa lang yung mga aso, habang kumakain sila, syempre tawagin muna yung pangalan, no? Loki! Loki! Para hindi sila mabigla. Baka akalain nila kung sino yung humawak. So, himasin nyo lang ng konti habang kumakain. Pag tuta pa to, wag pag malaki na. Tapos sabihin nyo yung pangalan para maging maamo sila. Kasi yung ibang aso, usually doon nangangagat kapag kumakain. Tapos nasagi or akala aagawin mo yung pagkain. Kaya kailangan bata pa lang sila, tuta pa lang, ma-comfort na sila na walang aagaw ng pagkain nila. Tsaka okay lang kahit na kumakain sila, masagi or mahawakan sila, hindi sila mangangagat. Nangamot pa ba kumakain? Busog ka na? Ang mga aso, sobrang sensitive yung pang-amoy nila. Minsan ngayon ang papatrigger para kumain sila or para mawalan sila ng gana. So, importante na pagkatapos nilang kumain, yung pagkain nila, yung dog, hindi nyo i-expose lang. Kasi kapag naka-expose lang, halimbawa, ilagay mo lang siyang ganyan, walang takip, tapos nakabukas na, nawawala yung amoy na babawasan. So, mas maganda yung dog food kapag nabuksan na, itatransfer nyo sa container na mayroong takip. Pero kung wala naman, okay lang. Kasi ako dito ko lang nilalagay. Ang ginagawa ko, pinitikot ko
lang ng mabuti. Tapos kiniklip ko para sure na yung amoy niya at saka fresh pa din siya kahit na ilang araw nang nabuksan. Tapos itatabi ko naman ito sa cabinet. Sa dog treat naman, madami na akong nasubukan pero yung iba kasi sobrang mahal. Tapos parang wala namang nutrients. So ito yung pinapakain ko sa kanila ngayon. Nabili ko lang to sa Handyman. So ito ay 82 pesos pero alam ko available dito sa Pet Express tsaka sa ibang mga pet supply store. So ang laman niya sa loob ay 6 pieces. Tapos kapag nabuksan, ganito siya. So korting buto. Tapos iba-iba yung amoy niya. So merong beef flavor, chicken at saka bacon. So ito, dahil nga medyo mahal, parang 'di ba, kapresyo na ng karne. So ito pang ano lang, pang treat lang or pang reward sa kanila. Ayan, nagagalit na. Wait. Maganda rin yung mga treat pang training. Yung mga aso kasi importante na marunong mag-wait at saka marunong mag-obey sa order. So ito, yung dog treat magandang pang training. Fluffy, now wait lang. Loki, wait. So kapag bibigyan ng treat, lalo kung dalawa yung aso, sabihin mo na yung pangalan para alam nila kung para kanino. Tapos kailangan attentive sila bago mo ibigay yung treat. Ay, Loki, ayaw mo? You don't like? Don't like? Doon daw siya sa gilid. Oh, wait. 1, 2, 3. Eat. No, eat na. Eat. Eat na. Ito. Ito yung sa'yo. Oh, eat. Oh, eat na, Fluffy. Eat mo na. It's okay. Takot kasi siya kay Loki. Oh. Eat. Okay. Very good. Makalat talaga siya kumain. Pinipira-pira sa pa. Pero kailangan pipili kayong mabuti ng mga dog treat kasi hindi basta mura ay maganda. Meron ako mga na-try dati na parang wala namang nutrients, parang halos papel lang. Ito maganda, 100% digestible, reduced tartar and plaque, no artificial colorants. Si Loki ganito kumain ng treat dahil nga korting buto siya, hinahawakan niya sa gitna ng kamay niya. Tapos kinakain niya na parang lollipop at ice cream. Si Fluffy naman, nasa lapag lang. Si Fluffy, kadalasan gusto niyang kumakain sa tela, sa carpet, minsan nga sa basahan niya, so kailangan malinis yung basahan. Ganyan naman siya kumain. Hindi niya hinahawakan, nasa lapag lang. Summer ngayon, sobrang init, kaya kailangan naliligo sila at least mga dalawa or tatlong beses sa isang linggo. Huwag yung papalipasin yung isang linggo na hindi sila naliligo, lalo na kapag makapal yung balahibo. Kasi nakakaawa talaga kapag hinawakan mo, mainit yung katawan. Dito ko lang sa banyo, pinapaliguan si Loki tsaka si Fluffy. Doon sa dating bahay, naliligo sila sa banyo or sa labas sa may garahe. Pero dito kasi wala naman akong garahe. So sa banyo lang, ang ginagamit ko na pampaligo sa kanila sa Japan Home Center. Sobrang dami doon na mga dog shampoo. Pero kung walang available kid shampoo, okay din naman. So ito, 88 pesos sa Japan Home Center. Minsan sa Daiso. So doon, palipat-lipat lang. Doon lang kami lagi bumibili ng mga shampoo para sa aso. So ang ginagamit ko, pampaligo sa kanila, yung shower. Tamang-tama, malamig yung tubig. So, mawawala yung init. Pero, hindi sila sabay naliligo. Kailangan isa lang muna. Ito, walang order. So, either si Fluffy mauuna or si Loki. Kung sino yung hindi mauuna, tumakbo palayo. So, ngayon, si Fluffy yung nandito. So, ang inuuna kong basain para hindi sila magulat. Yung kamay. Tapos, yung buntot. Ligo. Huwag niyong papayukuin para hindi mapunta sa mata, sa ilong at saka sa tenga. Tapos, huhulihin niyo nang basain yung mukha nila kasi yung mga aso, ayaw nilang nababasa yung loob ng tenga, tsaka yung mata at saka yung ilong nila. So, katawan lang muna. Gilid ka, Flav? Wigil. Okay, tapos na si Fluffy. Si Loki naman maliligo. Ligo ka? Ligo ka na? Shampoo. Okay. Fluffy, come here. Diba mahilig silang humiga sa lapag, sa kalsada, maglaro. Kaya importante na itong chan nila, yun yung pinakalilinisan, talaga yung pinapanghiga nila. Fluffy, come here. Mahirap mag-aso. Kapag may aso ka, para ka ding may anak. Parang dalawa na yung anak ko ngayon.
importante na linisin niyo yung banda na may sa may bibig, yung bigote. Kasi di ba pag kumakain sila, yun yung nasasawsaw sa pagkain, nag-aamoy dog food. Pag babanlawan tong sa may bibig, pati ngalain para hindi pasukan yung ilong ng tubig. Loki, come here. Loki. Loki, no! Ay, ang kulit mo, Loki. Itong mga aso, napansin ko, nakapagbagong lihim sila. Mas nagiging makulit, so takbo ng takbo. Tapos pinapahid nila yung katawan nila sa carpet, sa sofa, sa kahit na anong tela, sa basahan, ganyan. So kailangan pupunasan yung mabuti kasi ayaw nila yung feeling na basa. Tapos, ito yung ginagamit ko. So, merong blower. Pero ito, ginagamit ko lang to kapag June yung tag-ulan. Tapos, December yung malamig kasi giniginaw sila. Ito, nabili ko lang to sa parang Korean shop ng 100 or 299 pesos. Maganda to kasi maliit lang. So, tama lang sa katawan nila. Kasi yung malaki na pang tao, nakakapasok, nasasaktan sila. Pero dahil nga summer ngayon, so sobrang init. Actually, kahit kakaligo nga lang nila, parang mainit na naman yung panahon. So, hindi ko sila binoblower kapag summer. So, towel dry lang. Kailangan tuyong-tuyo lang yung katawan nila. Tapos, hindi ko din sila pinapaliguan kapag makulimlim. So, ito, nakita nyo, sunny sa labas. Tapos, dito kami sa area na may sunlight para yung katawan nila hindi naman giginawin kahit hindi i-blow dry. Ayan. Wiggle ka, Fluffy. Wiggle. Fluff, wiggle. Wiggle ka. Very good. Loki naman. Oh, wait lang. Gagamitin pa namin yung towel. Fluff. Wait lang. Pero muna. Wait lang. Ben, hagard na. Masuklay na na. Tapos, dahil nga hindi ko na sila binoblow dry, sinusuklay na lang. So, meron silang sariling suklay nila. Kaya lang itong si Loki, ayaw niya nagpapasuklay. Minsan nangangagat siya. Pero kapag pinapag-room naman, hindi. Pag kami lang. Kapag kami ng mami ko, nagagalit siya kapag sinusuklay. Kaya kailangan dahan-dahan. Yung hindi siya masasaktan. Supply. Yung bunto. Ay! No! No biting. No biting. Supply. Ay! No biting. Very good. Sabi ko na to. Sabi ko na. Sabi ko na itong towel. Sobrang takaw ni Fluffy. Naubos niya na yung treat niya kanina. Kay Loki yan na naiwan. Tinatabi ko lang. Kinukuha niya kaya sobrang taba niya. Tumaba talaga si Fluffy pagkatapos niyang na-spay. Nung na-spay na siya, naging mas healthy siya, tumaba. Tapos naging mas magana na siya kumain. Eh. Kahit niya pagkain ngayon, gusto niya ng kainin. Dati talaga ang hirap niyang pakainin. Fluffy, no! Hindi yan sa'yo. Kay Loki yan, tinatabi lang niya eh. Bukod sa pagligo, kailangan pinapainom din lagi ng tubig ang mga aso. Kapag pinapainom ko yung mga aso ko, malamig na tubig para malamigan din sila. Kasi diba sobrang init ng panahon. Trap. Kapag sobrang init naman ang ginagawa ko, kumukuha ko ng ice cube sa ref. Tapos, pinapadila ko sa mga aso. Loki, yo, ice? You want ice? Andi. Ayun mo na.